Leonardo's POV. Mula rito sa kinululugaran ko, kitang-kita ko si Monica at Ivan na nag-uusap ni Masensinan. Di naman sa nagsiselos ako o kung anuman, sadyang nakakainis ng isipin na si Ivan ang ex-fiancé ni Monica. Kaibigan ko pa talaga. Halos kapatid ko na ang bugok na narito ngayon, lalo na ang chismosong Ivan na yan. Pinapanood ko lang silang mag-usap hanggang matapos sila at muling bumalik sa tabi ko si Monica. Pagkaupo niya, kagad siyang yumakap sa akin. "It's cold," she said. Niyakap ko rin siya na mahigpit pabalik. Umaasang sa pamamagitan noon may iibsan ang lamig na nadarama niya. "Gusto mo na bang matulog?" Tumango naman siya bilang tugon, kung kaya't nagpaalam na ako sa mga kaibigan namin. Umani naman kami ng kantsaw mula sa kanilang lahat na ikinailing ko na lamang. Pagkarating sa kwartong inookupa namin, bumitaw si Monica sa pagkakahawa ko sa kamay niya. Kaya naman dapat din ako sa kanya na halos magtaka kung bakit at kung may nararamdaman ba siya. "May problema ba?" Kuryosong tanong ko. Namumulang mukhang nag-iiwas siya ng tingin sa akin. "Dito tayo matutulog?" she asked curiously. "Oo, ayaw mo ba rito? Dalawa lang ang salid sa tinutuloyan natin kanina. Si Chad, Bella, Brian at Ivan ang umuko pa roon." Mahabang sagot ko naman. Hindi ko alam kung anong gusto niyang mangyari dahil parang ayaw niya rito sa kwartong nakalaan sa amin ngayon. "Iisa lang ang kama?" Muli niyang tanong bago tumingin sa kamang nasa harapan namin. "Tabi tayong matutulog dito?" Tiningnan ko rin ang kama at para sa akin wala namang problema. Malaki, malawak, mukhang komportable namang higaan. Hindi niya ba gusto ang sapin noon? O baka ayaw niya akong katabi? "Ayaw mo ba akong katabi?" Balik tanong ko sa kanya. Kung kanina mukha niya lang ang namumula ngayon, pati ang tenga niya nagmistulang kamatis na. "It's just, well, dalawa lang tayo dito tapos tabi tayo?" Halos paputol-putol niyang sambit ni Monica. Ngayon alam ko na kung bakit ganun ang inaasta niya. "Ngayon ka pa ba mahihiya sa akin? Ngayon nakabuo na tayong dalawa?" Lumapit ako sa kanya at binulungan siya. "Are you afraid? Ayaw mo ba?" Sunod-sunod kong tanong. "Di naman sa ganon. Ano kasi, sabi ni Norma, ano, dapat daw galingan ko." Di ko maiwasang matawa na malakas dahil sa mga pinagsasabi niya. At talagang naniwala siya sa asawa ni Mateo. E mukhang may saya din ang isang yon tulad ng pinsan niya. "Nakakainis ka. Sabi niya pa nga dapat daw, pangalan kong isisigaw mo habang ano." "Ano, yun, basta yun." Nakasimangot, nag-get niya pa. Muli ko siyang nilapitan at nais nang sanang asarin. Ngunit di ko rin mapigilan na hindi madala, dala na rin ang sigaw niya. Dahan-dahan kong kilalas ang tali ng maternity dress ng suot niya sa bato. "Hayaan mong isigaw ko ang pangalan mo," I said, sabay hagkan sa balikat niya. "What? Paano?" Kuryosong tanong niya na kinangiti ko. "I will teach you. Just do whatever I say." Tumango lang si Monica bilang tugon. Pakiramdam siya mapapasigaw at hindi ako. "But then, let's try." Nang bumagsak pababa ang suot niyang damit, sinunod ko na ang nakabalot sa kanyang pangitaas. Dahan-dahan kong tinanggal iyon. Naangamba na baka masaktan siya. At nang pangibaba na lang tumatabing sa kanya, ako naman ang nagtanggal sa sarili. Pagkatapos nun, walang pakialam na nahiga na ako sa kama. "Come here, love," I command. She then went beside and lay down carefully. "Hagkan mo ko," muli kong giit. "Just me, oh, I can't do this," ani Monica. Muli siyang umupo sa tabi ko at tumalikod sa akin. Nilapitan ko siya at marahang hinagka ng kanyang likuran hanggang sa umabot ako sa balikat niya. Ramdam ko ang mabigat niyang paghinga. Ramdam ko ang panganginig niya pero gusto kong ituloy ito. Inawakan ko ang kanyang kamay habang hinagka ng kanyang balikat at unti-unti ko siyang inihiga ulit habang ako naman nasa unahan niya. "Pwede mong isigaw ang pangalan ko, love. Huwag kang mahiya. Ako lang to." Napangisi ako at saka nagpatuloy sa ginagawa. "Leonardo?" Kapos silingang saan niya. "Yes, love. Gusto mo pa?" I ask. "Yes, please." Hindi niya na kailan pang magmakaawa sa akin dahil bukal sa loob kong ibibigay ang gusto niya. Narinig ko ang mahihinang pagsigaw niya kaya nawawalan ako ng kontrol. Muli akong bumaba hanggang sa masakop ko ang kanyang iniingatan. "Leonardo?" Impit niyang bulong dahil sa ginagawa ko. Maya-maya lang siya naman ang gumawa para mapasaya ko. Nag-aalangan man, dahan-dahan niyang pinag-isa ang aming katawan. Kasabay na marahang paggalaw sa kanyang katawan.
Hindi ko inaasahang magagawa niya ang ginagawa niya ngayon nung walang pag-aalilangan. Sumasabay na rin ako sa mabilis sa paggalaw ni Monica sa harapan ko. Monica! Di ko maiwasang mapasigaw ng mahina, kasabay ng pagbanggit ng pangalan niya ng paulit-ulit. At sa isang mahirap na paggalaw, narating naming dalawa ang aming kasukdulan. This is the best night I ever had and I won't experience it without the woman I love. I let her rest and sleep. Ngunit muli ko siyang ginising sa pamamagitan ng hagdan at sinakop ulit ng paulit-ulit buong magdamag. Wala siya naging reklamo, bagkos tumugon at tinumbasan pa ang init ng aking katawan. I love you so much, Monica. Halos pabulong kong saad matapos namin marating ulit ang sukdulan. Tinitigan ko ang mukha niya, ngayon nakapikit na tila napagod ng sobra. Niyakap ko siya na mahigpit at hinayaang matulog na mapansin ko ang pagsilip ng bukang liwayway. It is already dawn, so good morning, love. Pikit matang yumakap naman siya sa akin bilang tugon. I smiled widely before I dozed to sleep. Monica's POV. Ala, mukhang lantay gulay pa rin siya. Malamang dito na deliga ng bongga kagabi. Halaman lang? Kanina ko pa narinig ang nag-uusap na yon. Gusto ko pa sanang matulog at magpahinga ng matagal dahil sa sobrang pagod na nararamdaman ko gawa na nangyari kagabi. Pati ang buong katawan ko masakit. Pakiramdam ko nga magkakasakit ako. Daming marka ni ating. Kinarap ko ang mata at tahandang dinilat. Ngunit ganun na lang ang pagsakit ng ulo ko nang tumama sa akin ang sikat ng araw. Hoy, senyorita, abat ng haling tapat na. Ano, may balak ka ba bang bumangon yan o wala na? Tinakip ko ang unan sa mukha ko nang marinig ko ang napakatinis na boses ni Bella. Sa totoo lang, hindi siya nakakatawang pakinggan sa umaga. Daig niya pa ang palakang hindi maire sa kabubunga nga. OMG, nakailang rounds ba kayo kagabi at mukhang naimbalido ka na dyan? Sa sinabi niyang iyon, tuluyan na ako nagising. Dahan-dahan akong umupo kahit na nga ba sobrang sakit talaga ng katawan ko. At nang idilat ko ng tuluyan ang mata ko, ang mapanghusgang mukha ng dalawang bruha ang tumambad sa akin. Nakailan kayo kagabi? Kaagad na tanong sa akin ni Norma. Todong ngiti pa talagang bruha. Nadiligan ka kagabi? Kaya ba puyat ka? Tsaka bakit ang dami mong pulang marka? Huwag mong sabihin kagat lang ng lamok yan. Sunod-sunod namang tanong sa akin ni Bella. Gusto ko sanang tumayo at maghilamos pero ayaw naman nila akong lubayan na dalawa. Ano bang problema ninyong dalawa? Aga-aga narito kayo sa silid namin. Tsaka ano naman kung may nangyari kagabi? Masama ba yon? Sunod-sunod na tanong at singhal ko rin sa kanila. Sinunod mo ba ang payo ko? Kuryosong tanong ulit ni Norma. Hindi. Hindi ko naman alam kung ano bang dapat na gawin. Ayan tuloy, ako nahirapan ng gusto kagabi. Nagtilian sila na parang mga kinurot sa ibang bahagi. Kung di lang talaga nananakit ang katawan ko, lalo na ang kasangga ko, baka sinipa ko na silang dalawa. Magaling bang lumaban si Bayaw, Monica? Ilang beses kanyang sinakop? Eksahiradang tanong naman ni Bella. Mangalingali ko siyang sabunutan dahil sa mga pinagsasabi niya. Lumayas na nga kayong dalawa sa harapan ko? At bakit ba kayo narito? Maang na tanong ko. Akmang tatayo na ako upang magbanyo nang bigla namang bumukas ang pinto at bumungad si Leonardo na may napakalawak ng ngiti. Hi love! Masayang bati niya. Nagtinian ang dalawang bruha na nasa harap ko pa rin. Lumapit si Leonardo sa akin at ginawaran ako ng hagkan sa noo. How are you feeling? Leonardo, magaling ba si Monica? Mukhang pinagigilan mo to kagabi ah. Biglang tanong ni Norma na ikinapula ng mukha ni Leonardo. Ikaw naman, Monica. Lumapit pa siya sa akin at bumulong kunwari, pero rinig naman naming tatlo. Malaki ba si Junjun? Giit niya pa. Ahem, I think that's awkward. Like, hello, I'm here. Singit ni Leonardo. Inawakan niya rin ang dalawa at walang pakialam na hinila palabas ng kwarto. Hoy bruha, mag-uusap tayo mamaya. Baka mamaya kambal na yung pamangkin ko dyan sa tiyan mo. Pahabol na sigaw pa ni Bella hanggang tuluyan na silang nakalabas. Huwag ba nang pansinin ang dalawang yun? Pakiramdam ko maluluwag ang tornido nila sa utak. Muling tumabi sa akin si Leonardo at hinawakan ang kamay ko. Are you okay? Tanong niya. Tumangulang ako bilang sagot bago tumingin sa baba. Hindi ko kayang salubungin ang tingin niya. Matapos sa nangyari kagabi, hindi ko rin alam kung anong iaakto ko sa tabi niya. Kaya naman hinila kong kumot at walang pakialam na nagtalokbong. Hey Monica, ano bang nangyayari sa'yo? Pilit niyang tinatanggal ang kumot na nakatalokbong sa akin.
Pilit ko rin yung hinihila hanggang tuloy niya nang matanggal. Isa ka pa, lumayas ka rin sa harap ko ngayon na. Pasigaw kong sambit sa kanya. Nahihiya na nga ako ng dahil sa pinagsasabi ng dalawang bruha kanina. Tapos isa pa tong kolokoy na to na mukhang mga asar din. Hey, what did I do? Wala pa nga akong sinasabi at ginagawa. Maang namang saan niya. Nahihiya na nga ako, aasarin niyo pa ako. Giit ko naman. Hinila niya naman ako ulit palapit sa kanya at niyakap na mahigpit. Love, don't be shy, okay? Matapos mong humiling ng isa pa, tsaka ka pa mahihiya? Pakiramdam ko, naginit ang buong mukha ko dahil sa sinabi niya. Ang kapal na mukha mo. I don't remember myself saying, isa pa kagabi. Baka ikaw ang nagsabi nun. Buwelta ko naman sa kanya bago ko inurot ang tagilidan niya. Really? Ako ba? Ang naalala ko kasi kung gaano mo ako sini... Subukan mo. Hihiwalayan kita talaga. Tinakpan ko ng palad ko ang bibig niya upang di niya na maituloy pa ang mga sasabihin niya. Pilit niya namang tinatanggalin at nagpipigil na tumawa. Muli niya rin akong hinila palapit sa kanya at niyakap bago ginawa na ng hagan sa noo. I am just kidding, love. Come on, kumain ka na. Anong oras na at bawal kang malipasan ng gutom? Baka pumayat ang anak ko. Hinila niya ako patayo bago inalalayan ang pumunta sa banyo. Baka naman hanggang dito hindi mo ako tatantanan. Pwede ka nang lumabas at maglilinis muna ako. Ngumiti lang si Leonardo bago sumaludo sa akin. Naglinis lang ako ng katawan, nag-toothbrush at naghilamos. Nang pakiramdam ko ay maayos na ako, inabot ko na ang tuwalya, ngunit wala ako na abot. Putakte, nasan ang tuwalya? Leonardo, are you still there? Mula sa loob ng banyo, pasigaw kong tanong upang marinig niya ako, sakalimang nasa labas pa siya. Yes, why? Bahagya akong inawang ang pinto at nilabas ang kamay ko. Pakiabot ang tuwalya, please. Tumalima siya at maya-maya pa inabot niya nga sa akin ang tuwalya. Pagkalabas ko, naroon pa rin siya at maring nakatingin lang sa akin. Sinusundan ang bawat kilos ko, pati na rin ang ginagawa ko. You look so sexy, love. Kahit na may kalakihan ang tiyan mo, napaka-sexy mo pa rin. Sambit niya na ikinapula ng mukha ko. Bakit pa kasi kailangan niya pambanggitin yon? Bigla tuloy ako na conscious sa katawan ko. Ganun na ba kalaki ang tiyan ko? Sa kaisipang iyon, walang pakialam, tinanggal ko ang tuwalya at humarap sa salamin. Tanging pang ibaba at pang itas pa lang na isuot ko pero wala na akong pakialam. Bakit pa ba ako mahihiya ay ilang beses niya naman na ako nakuha? Naramdaman ko na lang ang paglapit ni Leonardo at ang kamay niyang yumakap sa akin mula sa likuran. Ito ang pinakamagandang tanawing nakita ko. Bulong niya. I cannot wait to see our baby. Gustong gusto ko na siyang mahawakan at mahagpos. Giit niya pa. Kahit ako yun din ang kahilingan ko at hinihintay ko. Ang makita, mahawakan at marinig ang matinis na iyak ng anak ko pagkalabas niya. Lumuhod si Leonardo sa harapan ko at ginawa na ng hagkan ng tiyan ko. Hi there, I'm your daddy. When are you going to come out? We can't wait to see you. I love you so much, he said. Akmang tatayo sana siya nang biglang gumalaw ang tiyan ko. Kahit ako nagulat habang si Leonardo naman namilog ang mata na halos hindi makapaniwala sa nakita niya. What the... My God, Monica, nakita mo ba yon? He kicked my baby. Move inside your tummy. My goodness! Tuwang-tuwang hinaplos niya pa ang tiyan ko at muli na namang gumalaw iyon. Oh my! Love is moving! I feel it! Napaiyak na lang ako sa sobrang kasiyahan na nadarama ko. Ganito pala ang pakiramdam na makita mo ang taong mahal mo na sobrang saya dahil sa paggalaw ng anak niya. Hey love, why are you crying? Tumayo siya at pinunasan ang luha ko. Masakit ba? Anong nararamdaman mo? Nag-aalala lang tanong niya. Umiling naman ako at niyakap lang siya na mahigpit. I am just happy, love. Sa kabilang banda. Days had gone fast. Sa sobrang bilis ng araw hindi namin namalayan, malapit na pala akong mga anak. Ngayon, nasa 7 buwan na ang son ko. 2 buwan na isisilang ko lang unang anak namin ni Leonardo. Dito na rin kami namamalagi sa HGS. Sa kagustuhan na rin ni Leonardo, hindi ba kami pwede magpakasal pero naayos na namin ang lahat ng papel. Mula sa damit na gagamitin, sa mga iimbitahin, pagkain na ihahanda pati na rin kahit late-date ang detalye, ayos na. Kaming dalawa na lang talaga ni Leonardo ang hindi pa ayos. Matapos kong amuyin ang niluluto kong paksiw na bangus, pinatay ko na rin ang kalan. Mukha namang masarap at maayos ang pagkakaluto. Tulad nga na sinabi ni Norma, kailangan kong matutunan ang iba't ibang putahe
bago ko maging putahe sa gabi. Love, tikman mo na ang niluto ko. Sigaw ko kay Leonardo na abala sa pagtitipa ng kung ano man sa laptop niya. Yes, love, later. Tatapusin ko lang itong mga reports and one more thing. Kailangan ang pirma mo para sa import and export. May mga bago ring investors na kailangan ng approval mo. Gusto ko takpan na lang ang tenga ko para hindi siya marinig dahil sa totoo lang, naiirita ako sa kabubunganga niya. Umakit ako sa taas upang maligo na muna. Inayaan ko na lang si Leonardo na gawin ang mga gagawin niya. Minsan kasi kailangan din namin ng oras para sa aming mga sarili. Leonardo's POV. Abala si Leonardo sa trabahong mga tinatapos niya nang biglang marinig ang boses ng pinakamamahal niyang si Monica. Kulang na nga lang mapasabunot ako sa sarili kong buhok nang sabihin niyang tikban ko ang niluto niya. Hindi naman sa ayaw ko. Sadyang na-trauma lang talaga ako sa mga inihanda niya noon. Kung kaya't hanggang ngayon, daladala ko pa rin yung mga alaalang yun. Ganun pa man, matapos kong gawin ng mga papeles na pinasa sa akin ng assistant ko, nagtungo pa rin ako sa kusina. Dahan-dahan kong binuksan ang malaking kawali kung saan nga niluto ang kung anumang niluto niya. Ngunit ganun na lamang ang panlalaki ng mga mata ko nang bubungad sa akin na naman ng kawali. Anak ng tinapa, anong kahibangan na naman ba ang ginawa ng magaling kong yaya? Tanong ko sa aking sarili. Di ko tuloy alam kung titikman ko ba o itatapon ko na ang niluto niya. Sino ba naman kasi ang hindi magugulat? Isang buong bangus pinaksil niya nang walang kaabog-abog na hindi man lang hinati-hati ang halos 2 kilong bangus na niluto niya. Bukod sa may kiliskis at buo pang buntot, malamang meron pa rin namang loob yun. Paano ko nasabi? Abay, wala man lang ako nakitang gayat sa bangus. Umiling na kumuha ko ng malaking plato at baliwalang inilipat doon ang bangus na hindi man lang nadurog. Isa-isa ko ring tinanggal at nalagay sa platong isang buong sibuyas na may balat pa at 2 luya na may dahon pa nga peste. Mabuti na lang at walang bawang ako nakita. Ngunit sang katutak na paminta naman na nagmistulang buhangin na nasa pinakailalim. My goodness! Mahal na mahal ko si Monica but Lord, please tell her not to cook anymore. Mahinang hiling ko sa may kapal. Isa sa mga araw na to, bibilhan ko na talaga ng cookbook si Monica. Na kahit papaano matuto naman siya. Hola! Munti ko pang bitawan ng sandok na hawak ko nang marinig kong matinis na boses na yun ni Bella. Kung kanina hanggang bewang pa lang ang stress na nadarama ko, ngayon umabot na hanggang sa ulo. Konti na lang yata, malulunod na ako. Nasaan ang bruha kong pinsan? Bale walang tanong niya bago lumapit sa lamesa. What the? Ano yan? Nanggigilalas na muli niyang tanong. Naiintindihan ko kung bakit ganyan ang reaksyon niya dahil yun din naman na naging reaksyon ko na makita ko ang nilutong to ni Monica.